Stars! Welcome back pa sa YouTube channel ni Papa. Hello mga kanegosyo. Ang tagal ko hindi bumalik dito sa YouTube channel ni Papa. Dahil... isang taong mahigit yata. Oo nga, dahil mas gustong kasama ng Papa ang mga rabbit kumpara sa akin sa vlog niya. Ayun. Ngayon nga ho ay tatanungin natin si Papa ng mga tanong na tungkol sa negosyo. Ayun, so handa ka na ba Papa? Yung mga itatanong ko guys, sobrang simple lang niya. Ayun, so para okay. Lang makilala natin ang lubusan si Papa, si Mr. Negosyo Philippines. Wait lang po, kasi kilala ka nila ng Mr. Negosyo Philippines. Parang hindi nila alam ang pangalan niyo po. Just call me Orly na lang. Okay guys, mag-uumpisa na tayo. Dahil nga ang YouTube channel ni Papa ay Negosyo Philippines, Papa, how do you describe the word negosyo? Ang tanong mo agad medyo napakaya. Para sa akin lang naman ano, dahil lumaki naman tayo na hindi tayo mayaman or kaya nga naranasan yung hirap. Para sa akin yung negosyo, ito yung pababago ng buhay natin. Ito yung, lalong-lalo na siyempre sa mga mahal sa buhay natin. Kasi, para sa akin, hindi mo kasalanang ipinanganak kang mahirap. Pero para sa akin, kasalanan mong mamatay ka, hindi naman mamatay ka na, no? But kasalanan mong mamatay na ikaw ay mahirap pa rin. Dahil marami tayong nakikita yan, parang ang sample nga na yung bata na nag-aararo gamit ang kabayo. Pero kung ikukumpara mo, napakaraming mga tao na reklamo na reklamo. Pero kung talagang nakita niya yung bata, pinakita niya na instead na siya ay manghingi, ikaw nga magreklamo, nagtatrabaho. So para sa akin ang negosyo, isang way yan para makalis tayo sa poverty, sa paghihirap. And then, nabigyan natin ng magandang buhay, maranasan natin din yung mga bagay na gusto natin, mabili natin, maranasan, mabagong buhay. So ang negosyo is like, para sa lahat, hindi lang talaga para sa sarili natin. But unang-una talaga ito ay para sa pamilya. Maraming salamat po sa panonood. Ay, hindi pa matapos. Napahaba na yan. Ang haba. Noong bata ka po, nakikita mo ba ang sarili mo na magiging isang negosyante? Noong bata pa ako, naalala ko, ako ay grade 4. Teacher yung nanay ko. So naalala ko, meron akong bag na parang ang tawag nila ay attaché case, parang gano'n yung makapal. So, nagbebenta-benta ako ng mga, yung mga, parang bigo yata, parang gano'n. Let's say candies, nagbebenta-benta ako ng candies. Nung panahon yun, sa loob ng classroom. And then, nung grade 5 ako, grade 6 ako, nagbebenta ako ng atis. Yung atis na yun, pinipiras ko yun sa mga lola at lolo. Libre yun. Then, binebenta ako ng 50 centimos. Piso. So sa murang edad ko, parang agad, negosyo na rin. Bata pa man, tingin ko talaga, siguro mapapunta talaga ako sa pagninegosyo. Ano naman po ang dream mo na negosyo? Naalala ko nung kami ay high school, kami mga magkakapatid, ang Kuya Dean, Kuya Alan, Kuya Edgar, lalo-lalo na Kuya Dean. That time kasi ang nanay ay nanay namin, mag-retired na teacher, early retirement kasi nga lagi nagkakasakit. So talagang ang pangarap namin that time, sa totoo lamang, magnegosyo kami ng kuya ng yung tindahan ng mga sapatos, yung pang basketball. Kasi nga, kami po lalaki, laging, siyempre nahilig sa basketball shoes. So that time, yung talaga ang gusto naming gawing negosyo. Lalo-lalo ng time na yun, yung Cartimar, sikat na sikat sa mga Nike. So yun yung dream business namin, which until now, hindi mo nagawa. Pero hopefully, malay natin in the future. Okay. Related ba po ang course or program na kinuha mo sa kung ano yung ginagawa mo ngayon? Noong ako ay papasok pala ng college, actually yung pumili ng course ko, ang Kuya Dean. Parang gusto ko noon mag-engineer eh. Then, sabi ko mahina ako sa math, ayoko ng math. Then sinabi ng Kuya, okay yun, kuhanin mo sa Lyceum of the Philippines University. Kumuha tayo ng Bachelor of Science in Commerce, major in Marketing. So, mas lalo nga siguro akong nagkaroon ng interest sa negosyo dahil nga marketing major tayo. So, related ang course natin. Sino po ang pinaka-nilook up mo pagdating sa pagninegosyo? Ang idol na idol ko talaga that time, shoutout sa iyo, si Ma Efren Medina. Si Ma Efren Medina, yan, taga sa amin yan, sa Lemery na nga lang nakatira. So, meron siyang tahi ng mga maong, mga Levi's. So, naalala ko,
meron siyang pick up, meron siyang mambahay niya sa subdivision sa Lemery, meron siyang Tamaraw, meron siyang owner, so meron siyang basta idol na idol ko siya. Hangang-hanga ako dahil siyempre big time negosyante, lalo na nung panahon una pag nakabili ka ng kotse, nakabili ka ng pick up, talagang sikat na sikat ka. So palaging sabi ko, paglaki ko gusto ko talaga maging katulad ni my friend na nabibili ko anong gusto, big time, mayaman. So talagang sa iyong iniisip ko na magaling na negosyante, parang iniisip ko paano kaya niya namamanage yung negosyo niya. So yung makikita ko siya talagang kahit nga nung nag-guest speaker tayo, yun din yung sinasabi natin. So talagang idol natin talaga, siya yung naka-inspire talaga sa atin pag negosyo, si Ma'am Efren Medina. Efren Prex Maong. Yung Prex Maong nung panahong una sa Lemery, dahil marami siya naging brand just that time. Alam naman natin na demanding sa oras ang pagnegosyo. Ano po ang inyong daily routine? May mga nagsasabi palagi na, oh, kaswerte mo dahil negosyante ka, hindi mo na kailangan pumasok sa opisina or sa trabaho ng 7 a.m. or 8 a.m. then lalabas ka ng 5 a.m. So, ang empleyado, kung papasok ka ng ganun, alas 8, lalabas ka ng alas 5, tapos na yung work mo. But guys, yung katulad ko, 5 a.m., 4:30, yung gising natin, average yan, laging ganun yan. So, from 4 a.m. to 5 a.m., normally na, una pa nga ako sa alarm ko, alarm clock, gising na ako. So, papasok tayo, punta tayo ng lipa, punta sa mga opisina, then check lagi natin yung mga pages from time to time. Facebook, ang telepono, marami nagtatext. Punta sa farm, punta sa site, check yung mga project. Napaka-demanding ng time. 5 o'clock na, tapos na. Kakain lang hanggang gabi na, guys. Before midnight tayo tumutulog. So maraming nagsasabi, tumutulog ka baba. Siguro kung nakakatulog tayo, 3 to 4 hours lang, or siguro let's say 4 hours. So, hands on, tutok na tutok talaga tayo. So talagang yung ating daily routine talagang parang kung tawagin nga lagari kung saan saan tayo nakakarating. So, kung iisipin ay kalaan natin ay madaling maging negosyante, pero demanding sadya yung oras. Kinakailangan talaga hands on ka kasi hindi kinakailangan pabayaan ang negosyo. Dapat din po, hindi nyo rin pabayaan ang sarili. Tama naman. Nagnenegosyo ko nga, napapabayaan mo yung sarili ko. Dapat i-balance nyo. Tama naman. Yung sa atin naman, nakatulad natin, siyempre, lalo na yung pagkain, medyo malakas tayo kumain. Talagang pag naman yung ikamay yung mga pagkain naman, siyempre, hindi rin naman natin talaga kinakayang pabayaan yung sarili natin. Dahil aanin mo pa yung mga ikitain mo sa negosyo mo kung hindi ka naman din malusog. Yan. Ayan. So, dapat halagahan nyo rin ang pagkain. Siyempre. Okay. Ayan, so. Okay. Thank you. Salamat sa pahit. Okay. Marami ka pong mga naging negosyo. May mga naging successful, meron din namang hindi. Sa tingin nyo po, ano po yung mga pagkakamali o pagkukulang mo? Bakit may mga negosyo ka na hindi na pinagpatuloy? Sa totoo lamang, napakarami talaga nating negosyo na pinasok. Dahil lagi alam nyo ang negosyante, pag meron talagang opportunities talaga, nakita natin, magandang negosyo ito. Talagang walang pakeme-keme, talagang ika nga, minsan overnight lang, desisyon kinabukasan, sisimulan na natin. Ang isa sa negosyo na pinasok ko na tingin ko talaga malaking pagkakamali, yung kennel. Yung kennel, guys, parang farm siya ng aso. So, nag-breed tayo ng mga Siberian Husky, American Bully. So, mga imported nga, mga mamahalin, nag-import tayo sa Thailand. So, tingin ko ito yung pinakamalaking pagkakamali talaga na ginawa. Nagtayo tayo ng building farm nga. Then, ang mga pagkakamali natin, sinimula natin ang wala tayong kaalaman. Kasi palagi mga sinasabi, when you start with zero knowledge, you will end up the same. Yun nga, wala kaming kaalaman. Then, ano nangyari nga? Ganun din. And then, sabi nga, ang uneducated farmer is a successful farmer. Wala akong kaalaman. So, mas malimit, namamatayan, lugi. So, malaki ang nalugi natin talaga hanggang sa itinigil natin kasi nga, lugi ng malaki. Yun. So, yun yung pagkakamali
kung napag-aralan lang muna namin, nakapagplano kami, then siguro nagsimula rin agad sa sobrang laki. Napaabot natin guys ang 50 heads na breeder. Eh dapat nga, start small but dream big. Yun yung pagkakamali tayo. Yun yung natutunan natin guys, huwag padalos-dalos. Yan. Diba? So ang maganda, mag-research muna kayo kung baga. Mag-aralan. Pero okay lang yun, at least natuto po kayo. Tama naman. Oo, yun ang mahalaga. Siyempre, may natutunan, bagamat bumagsak, pero ang hindi mawala doon, yung lesson na nabigay. Mm-hmm. Kasi nga dati si Papa, padalos-dalos na mga talaga, decision. Ganun talaga. Once na may maisip siya, gusto niya agad-agad na parang... Tama. Yun. So, okay alami naman. Alami mo ubusan. Yun. Papagawa agad siya, huy, paggawa niyo ako ng page, ng Facebook page ganun. Na lang. As in, dali-dali siya. So, okay, away, si away, nagkagawa lang. Bibigla na lang kami, pa, meron na lang. Pinabukasan, may ganun na kagad. Oh, yun. Hindi naman namin siya kakontra. Sinasabi lang namin yung mga possible... Parang sinasabi niya, tumigil ka. Hindi, parang kunwari sasabihin ko lang pa, sigurado ka. Bigilayin ko siya. Nagagalit siya, kinukontra mo ako ganun. Hindi ko naman siya kinukontra, pero ang akin lang, may side kasi siya na hindi nakikita, pero gusto ko lang ipamulat sa kanya. Yeah. Pero sa kanya lang marirealize pagka wala na. Bumagsak na. Bumagsak na. Yeah. Ay, tama ko pala. Susunod, makinig ka po kasi yeah. Kayo din po, hindi naman po kunwari, may mga nagsasabi sa inyo na, huy, baka ganito, ganyan. Hindi naman sa kinokontra kayo. Baka yun lang talaga yung concern. Bagay na hindi nyo nakikita. At saka concern lang kami sa inyo. Papa! But then, you will not know naman kung hindi mo susubukan. Okay. So, talaga, kinakailangan talaga maging matapang talaga. Ganun talaga sa negosyo. Dahil wala naman sure talaga na negosyo. Pero, ang tanda nung pag hindi mo ginawa yon, meron kang mga ifs. What ifs? Well, yun naman yun. Oo nga po, pero mag-research muna. Pag-aralan. Pag-aralan niya. Kaya kayo sinasabi natin. Huwag go ng go. Hindi yan. Ko magbusan. Oo. Pag-aralan, planuhin. Yan. Okay? Yes. Okay, next. Kung bibigyan ka ng chance, babalikan mo pa ba ang negosyo ngayon? Alam mo, sa totoo lamang, isang malaking challenge yan sa akin, na yung pag-breed ng aso, why not? Siguro, if 5 years from now or 4 years from now, who knows? Pero interested tayo. Gusto natin balikan kasi nga, dog lover tayo. Gusto natin yung aso. So, babalikan natin yun. Kung meron namang mga bumagsak, syempre, meron namang mga naging successful. Ano po yung pinaka naging successful sa tingin nyo na negosyo? Siguro, alam naman natin, yung isa sa mga main business natin, yung Advatech CCDB, which is, ito na sa mga 7 years na yung Advatech CCDB. And then, kung inyo talagang, kung sa ano, nakilala na tayo, we consider ourselves nga na number one CCDB provider and supplier in Calabarzon. So pag may mga lalaking projects sa mga industrial park or ano, so tayo yung mga Toyota, Honda. So para sa akin, ang isa sa business talaga natin na ika nga, na kahit anong mangyari, kahit dumaan nga yung pandemic, although affected tayo, pero nandyan din lang talaga palagi yung Advatech CCTV. Kaya kung kayo papakabit ng CCTV, siyempre sa AMPA, sa Advatech CCTV. And then of course, ang hindi natin inaasahan, yung paparabit rin, of course naman. Dahil imagine naman ninyo, napalaki natin yung paparabit rin, nakilala. So para sa akin, yung Advatech CCTV and then yung paparabit rin ang dalawa sa mga negosyo natin naman talaga na ikaw nga pwede natin consider na talagang successful na. Guys, inuulit ko, kung kayo po ay interesado magpa-install ng CCTV, pwede nyo po siyang ma-view sa phone nyo, tapos full tama. HD pa, di ka po papa. Yes. So, guys, sobrang subok na yung Advatech CCTV, tama. Yung kampanya nga namin. CCTV, skilled, professional, well-trained. Nagpapasalamat tayo sa mga kliyente natin, na mga ka- ng mga subscribers po, din natin. Salamat po! Napakarami salamat. Na. Napakarami natin yung mga subscribers na nagpa-install sa atin ng CCTV. Kaya kung kailangan nyo, may requirements kayo, message lang po kayo sa akin. Kahit ano, kahit mga school, office, bahay, business nyo, ayun, so go lang pwede guys. Po. Message lang kayo, Advatech okay. CCTV. Yes. Last question. Last na? Opo. Tingin mo po. Oo nga po. Last na? Last na. Ito, bilis. Last na yun. Akala nyo lang mabilis din. Ilang minuto na. Okay. Tingin mo po, successful ka na? Yung tanong na successful, siyempre tinatang mo ako kung successful, mas tingin mo kung successful na ako. Kung magbe-base tayo, siyempre sa mga nakakakilala sa atin,
kung magbe-base tayo sa mga sasakyan ba, sa dami ba ng negosyo, pera, wala namang pera, yung nabili na properties, siyempre may mga ilang negosyo naman tayo nga, siyempre yung farm, yung ano, ilan yon, so may mga, so kung yun yung pwedeng basihan ng ibang tao na yung narating ko, yung mga achievements, accomplishment, pwede talagang sabihin ng mga tao na, okay, sir, early, successful ka. Pero para sa akin, hindi yon, yun. Yung successful para sa akin, marami pang iba, tulad ng yung negosyo Philippines, which is, hindi ko naman ina-expect na lalaki yung negosyo Philippines. Lumawak tayo. So, okay, isa yun sa mga success yun, di ba? Then, ang isa sa lagi kong pinagmamalaki na nagiging speaker tayo, guest speaker tayo, influencer tayo, sa mga universities, may mga schools na kinukuha tayo as guest speaker para magbigay ng, siyempre, ng inspirational speech sa mga bata. Maraming mga events na even basketball, yung tournament, na-invite tayo. So talagang, para sa akin, maraming mga big time mayayaman na hindi nabibigyan ng pagkakataon na magsalita sa harap ng tao. Then idagdag pa natin, nagpapa-seminar tayo. So, to inspire and then ma-motivate, parang maging inspiration ba or maging idol, katulad na sinasabi ng iba, para sa akin yun yung success. And then success sa akin din, namarinig ko na, sir, nag-negosyo kami, gawa mo. Sir, nag-rabbit kami, gawa mo. Sir, umuwi ako ng ibang bansa, OFW, naglakas ako ng loob dahil sasabi mo nga na hindi nasama ang pera sa mahina ang loob. Then, hindi mo malalaman kung... So, ikaw yung... Pag yung mga tao na pinaalam niya sa akin na may tiwala sila sa akin, kaya sila nag-negosyo, para sa akin, yun yung salitang success. Success na maraming tao ang naaas at nagtitiwala. Hindi yung mga nabili natin, hindi yung kung ano yung meron tayo. Dahil para sa akin, yung success na yun, na maraming tao ang naniniwala, maraming tao ang nagnegosyo na, at lalong-lalo na kung true negosyo Philippines, maraming mabago ang buhay. Para sa akin, yun yung talagang success. Para sa akin, successful si Papa dahil unang-una, masaya siya sa ginagawa niya. Marami siyang natutulungan, marami siyang nai-inspire na tao. Tapos, ang dami na niyang pinagdaanan. Pero kahit ano pa yun, talagang bumabangon siya. At believe talaga ako, Papa, sa lakas ng loob niya. Dahil alam niyo yung mga bigla-bigla talaga, pa, sigurado ka? Pero... Oh. Ako, tinatanong ko lang naman kung sigurado siya. Pero, pag alam ko naman na okay yung kanyang gagawin, talagang sinusuportahan naman namin siya ni Mama. Diga ko, Papa. Talagang nakakabigla ka nga lang talaga minsan sa... Kabado. Decision. Opo, ayun. So, sobrang proud naman ako sa inyo, Papa. Dahil, alam niyo naman yun, mga pa-seminar niyong yan, di ba, dinadayo kayo ng mga tao. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta kay Papa. Sobrang na-appreciate ko po yung pagmamahal niyo sa kanya. At saka, sa mga pinapadala niyo pong pagkain, lahat po kami nakakatikim. Thank you po. Sino yung mga napapadala po? Napakarami. Regalo. Maraming salamat po. Pagkain. Ayun. Okay. Guys, kung meron kayong mga gustong i-request dito sa YouTube channel ni Papa, yes, i-comment niyo lang yan sa baba kasi lahat ng comments niyo nababasa ni Papa. Di ba, Papa? Magkakaroon pa tayo ng part 2. And then yung part 2, guys, meron siyang additional questions. And then, pipili tayo siguro ng ilang questions nila sa kanila. Ganto na lang gawin natin. Yes. Magtanong kayo sa baba, tapos okay, inyong comment. Mga sunod kong itatanong kay Papa, di ba? Okay, so bali, 12 questions yung pipiliin natin. Then, kung sino yung nagtanong na yan, babasahin natin. Shout out natin yung mga nagbigay ng question. Okay? Yun yung part 2 natin, guys. Maraming salamat sa pagsama niyo sa aming mga kanegosyo, Cafe Emilia. Salamat kung nandiyan kayo.
Salamat po ng marami sa suporta sa aming mag-ama. Yan. Kay Miss Faye Balbacal, hindi niya mararating yung kanyang narating ngayon kung wala kayo. Siyempre, sa Negosyo Philippines, ganun din. Kaya nga yung pamilya namin, kulang ang salitang salamat sa suporta, pagmamahal at paniniwala niyo po sa amin. Maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa amin mga kanegosyo, Cafe Emilia. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo tuwing meron tayong bagong video. I-follow niyo po ako sa Facebook, Instagram, Twitter, all at Faye Balbacal. Pag-bago naman. Yun lang po. Sobrang bilis. Okay. So, God bless po. Please subscribe, like, comment, and share. See you on our next video. Bye-bye, bye-bye. Para puntahan natin ang Papa Rabbit Tree kay Kuya Orly. Excited na akong bumili. Hey! Gusto mo bang bumili ng rabbit? Gusto mo bang mag-alaga ng rabbit? Gusto mo bang bumili ng rabbit? Gusto mo bang mag-alaga ng rabbit? Hey! Kay Papa Rabbit. Yeah.